Hi Earth Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. So Friday na naman, ang bilis ng araw. Tignan natin. Mensahe po natin kay Earth Signs, Spirit Guide, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Meron tayo ditong community. Community. Journey. Ano pa po, Spirit Guide. Okay, basahin nyo, parang ito, pinag-iisipan nyo, Earth Signs, kung susunod ba kayo sa crowd or gagawa kayo ng sarili nyong way. For some of you, parang kunwari, pipili kayo ng course. Yung mga kaibigan mo, kunwari HRM yung pinili nila. Pero ang gusto mo talaga is mag-IT ka. Parang ganun. Ano, susunod ka ba sa kanila? Or susundin mo yung gusto mo? Pero kasi nakikita ko dito, you will not follow the crowd. Kung ano man to, pagdating sa trabaho mo, or pagdating sa love life mo, alam mo yun, basta parang iiba ka ng direksyon, Taurus, Virgo, Capricorn. Parang this is not usual. Yan. Yung mga choices mo. Parang very out of this world. Joke lang. Tignan natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. Mensahe pa po natin kay Earth Signs, Spirit Guide, Earth Signs. Bridge. Stay strong and remain connected to what is important to you. Ayan. So, wag mong talikuran yung mga bagay na gusto mo talaga, Earth Signs, para lang masabi na kaisa ka nila. Alam mo yun? Parang, ikaw kasi yung tipo ng tao na ayaw mong pagpilitan yung sarili mo sa crowd. Diba? Gusto mo nga, naiiba ka eh. Oo. Ikaw yung tipo ng tao na marunong kang sumabay sa uso, pero gusto mo na you have your own timeline. Stay strong and remain connected to what is important to you. So, kailangan mo magpakatatag. Yan yung sinasabi sa'yo. Kailangan firm ka sa mga decisions na gagawin mo. Kasi minsan, di ba, naiiwan tayong mag-isa, lalo na dito sa pathway na to. Yung pagkailangan na nating mamili, or pag nandun tayo sa darkest moments ng life natin, Earth Signs, dyan lumalabas yung pagiging matatag natin. Yung tipong akala natin katapusan na natin, akala natin wala na tayong magagawa. Pero dun mo makikita, dun mo makikilala yung sarili mo. Yung iba naman po sa inyo, you are dealing with a lot of people. Depende yan sa inyong career, sa inyong chosen career. Yung iba po sa inyo, parang meron kayong pinupuntahan na malayong lugar, tapos parang ano ba dito, may tawag dito. Yung parang, kunwari, namimigay kayo ng pagkain, parang about charity, ganyan. Yun yung nakikita ko dyan. Siguro dumadaan kayo yan, pag umuwi kayo ng bahay, may dinadaanan kayong tulay. Tignan natin, ano pa yung mensahe sa'yo? Diba, yung tipong para makauwi ka ng bahay, may dinadaanan ka pang tulay, ganyan. Earth Signs. Oh, power na naman. You have the power. Pero ko tayo na isa pa. Diba? Stay strong. Nurturing. Ayan, diba? Alagaan mo. Hindi lang yung ano ba, yung tingin sa'yo ng ibang tao, kundi mas alagaan mo yung tingin mo sa sarili mo. Or how you see yourself. On how you see yourself. Earth Signs. Nurturing. Care for yourself. Care for others. Be compassionate. But always remember na you have the power. You have the power when it comes
to your life. Ikaw lang po yung makakapagpabago niyan. Lagi ko naman yan sinasabi sa inyo. Kaya lang kasi, diba, pag down na down kasi talaga tayo, earth signs, hindi tayo nakakapag-desisyon ng tama. So, siguro, pag down na down ka, huwag ka na lang munang mag-isip or huwag ka munang gumawa ng mabigat na desisyon pagdating sa buhay mo. Kasi kapag ganyan, pag very emotional kasi talaga tayo, madalas ay yung napipili natin na desisyon is hindi naman pala yung gusto talaga natin. Okay? Doon pa tayo nagkakamali. So, iwasan mong mag-desisyon, magsalita ng mga masasakit na bagay na salita kapag galit ka or kapag napakatindi ng emosyon na nararamdaman mo. Isipin mo, oh. Diba? Yung iba nga natatakot sa your earth signs pag nagagalit ka. Parang tahimik na lang sila. Tameme yung mga tao sa paligid mo. Pag nagagalit ka. Tignan natin. Pagdating sa iyong finances. Pagdating po sa finances ni Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, detox your friendships. Your abundance flow is being affected by the people with whom you're spending time. So be discerning about your associations and relationships. Choose to be with people who are inspiring, generous, and supportive. So parang ito yun, yung community. Your community is your friends, your family, your relatives, your coworkers. Ano ba? Tanungin mo yung sarili mo. Nakakatulong ba sila sa'yo para mag-grow ka? Or sila yung tipo ng tao na hinihila ka pababa, kaya hirap na hirap kang makaahon. Hirap na hirap kang makatayo. So, it's time to detox your friendships, your relationships. Diba? Earth signs. So, do it now. Huwag mo nang patagalin pa. Kailangan mo nang gumawa ng desisyon. Tingnan pa natin. Parang ano, gawin mo yung desisyon na to para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao o hindi para sa sinasabi ng ibang tao. Tingnan natin yung iyong kaperahan. Meron tayo ditong let go. Ayun nga, let go. I-let go mo na yung mga taong yan kasi hindi sila makakatulong sa'yo. Yung iba po sa inyo, parang hindi ko alam kung kayo yung nangungutang, earth signs, or kayo yung inuutangan madalas ng mga kaibigan nyo. Competition. Ayan, pagdating sa yung finances, may competition na nangyayari. Skill development, okay? So, iba nga sa inyo, meron kayo talagang kailangan piliin dito. Maring gagastusan nyo to. Pero makakatulong yan sa inyo in the long run. Ayan o, parang yun nga, skill development, sinasabi naman sa iyo dito. So, kailangan mong i-enhance yung iyong mga kakayahan para para mas maging matatag ka pa. Diba? Para mas maging matibay, mas maganda yung foundation mo. Para hindi ka agad-agad mapabagsak. Determination, ayan o, very determinado ka naman pagdating dito sa iyong finances. Yung iba sa inyo, medyo nahihirapan lang kayo sa finances nyo kasi baka madami kayong, hindi ko alam kung madami kayong nilabas dati na pera for other people. Ayan, tapos yung iba, hindi na siya bumalik. Ang kakompetensya mo dito ngayon, earth signs, is yung sarili mo. Paano mo ba hinahawakan yung pera mo? Diba? Ito, no offense meant, meron akong narinig dito, paano mo ba sinasanto yung pera mo? I don't know. Yun yung narinig ko, sinabi ko lang sa inyo. Kailangan kasi honest tayo dito. Receive, ayan, so may matatanggap naman kayong good news, may matatanggap kayong pera, may matatanggap kayong regalo. Oo, pero dahil yan sa pagsisikap mo. Basta, merong makaka-appreciate sa'yo. Earth signs. So, tingnan pa natin pagdating naman sa iyong career. One card lang po, please, para sa career ni Earth signs. So, sobrang init ngayon. Planning. Oh, ano tong pinaplano mo? So, marami po sa inyo. Kung ano man tong pinaplano nyo pagdating sa inyong finance, sa inyong career. Ayan, meron tayo ditong loss. Medyo naguguluhan kayo. Ano ba talaga yung gagawin mo? Ano ba yung susundin mo? Generosity. Maybe you need mentor kasi. Oo.
kailangan nyo po ng mentor. Parang kailangan nyo ng guidance. Earth signs, medyo naguguluhan kayo dito pagdating sa inyong career. Meron kayong pinaplano. Okay, meron kayong pinag-iisipan. Pero hindi nyo pa alam kung itutuloy nyo ba. Medyo naguguluhan kayo. Kaya mo naman eh. Kaya lang iba sa inyo parang pinahihinaan kayo ng loob. Alam nyo na kaya nyo. Hindi ko alam kung ano yung kalaban mo dito eh. Yung isip mo ba o yung puso mo, earth signs. So yan, planuhin mo munang mabuti. Tanungin mo yung sarili mo kung kaya mo ba talaga. Kasi minsan mahirap namang i-challenge yung sarili natin kung talagang hindi mo naman kaya, 'di ba? Pero sabi nga, lahat naman ng bagay natututunan. So kaya nga kailangan mong gastusan dito yung develop, yung skill development mo. Kailangan mo enhance yung skills mo. Tingnan natin. Para sa mga earth signs, love message or anong message ang kailangan ng earth signs. Earth signs. Earth signs. Mensahe po natin kay earth signs. So, ito lang yung kukuhanin ko. Something bigger is, oh, sorry. Something bigger is on the way. Allow your vision to expand and be open to the form it takes. You may discover that you were dreaming too small or that what seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back. So, ayan, kailangan mo nang mag-desisyon, no? Something bigger is on the way. May paparating sa yung mabigat, malaki. Pero sa una, macha-challenge ka talaga, earth signs. Pero itong paparating na to sa'yo, positive man to or negative, may matututunan ka dito. So, embrace it and be ready. Yun yung sinasabi sa'yo. Ayan, hindi nga siya about sa love life. Pero pwede rin, baka may mag-propose sa'yo. Tignan natin para sa mga single, ano yung paparating. Meron tayo ditong take the leap, the fool. So, parang take a chance. Earth signs. So, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kasi may mas malaki pang naghihintay sa inyo kung nasaktan man kayo before. Diba? Diba? Mas magiging masaya ka dito, oh. Kaya lang iba sa inyo, ayan, oh. Medyo, ano pa kayo, kagagaling nyo lang sa breakup. Iba sa inyo, medyo nagtataka kayo. Hindi nyo alam kung saan nyo ilulugar yung sarili nyo, earth signs. Meron dito. Hindi mo alam kung sa single ba, single ka na ba, or in a relationship ka pa. Kasi parang, oo, alam mo na parang wala na kayo, pero wala naman kasing nangyaring maayos na pag-uusap dito. Parang ginoos ka lang ng person mo. So, some of you consider yourself single kahit wala pang closure na nangyayari. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Yung iba naman sa inyo, masaya kayo. Kung meron man kayong nakakausap, ayan, siguro nga, nagtatake na kayo ng chance, nagiging open na kayo, tumatanggap na kayo ng suitors, ng visitors, mga ganyan. Tingnan natin. Ay, nakikita ko naman yung taong to is maganda naman yung intention niya sa'yo. Nine of raindrops, this is nine of cups, emotional stability. Hand of cards. Ayan, so, di ko alam kung sino dito yung nagmamatigas sa inyong dalawa ng person mo, earth signs, pero, and emotional stability naman. Di ko alam kung ano yung tinatago sa'yo ng person mo. Pero tignan mo, take a chance din dito. So, maring magkabalikan pa kayo. Siguro para dun sa person mo, kung sino man tong naguguluhan na to, ewan ko kung ba't yun yung nak-pick up ko na energy. Kung sino man tong naguguluhan na to, maaaring bumalik yung person mo. Pero alam mo, babalik to, earth signs, kapag nakikita niyang okay ka na. O, parang doon niya marirealize na mahal ka pala niya talaga. Hindi ko kasi alam eh, to. Yung iba po sa inyo parang hindi ko alam kung ikaw to, nagagalit ka sa person mo. Or nakakasagutan kayo ng person mo. Pero itong person mo, parang tahimik lang siya. Or maybe ikaw, tahimik ka lang. Iba po sa inyo, alam nyo na nagsisinungaling yung person nyo.
Pero wala, pinapakinggan nyo lang yung mga kasinungalingan na lumalabas sa bibig niya. Medyo hindi kayo okay. Though, meron din naman ako nakikita dito na kampante yung person mo sa relationship nyo. Or maybe ikaw. It depends. Mm-mm. Siguro patibayan nyo pa yung foundation ng relationship nyo. Para naman po sa mga married. Meron tayo ditong Wheel of Fortune. Para sa mga married. Cupid's Arrow. Okay, ano tong hesitation na to? Di ko alam kung bibili kayo ng sasakyan. Or meron kayong balak bilhin. So, ayan ang sinasabi. Have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. Di ko alam kung may nakakagusto sa yung iba. Para sa mga married to na earth signs. Di ko alam kung may nakakagusto sa inyo. Kahit na alam na mayroon na kayong asawa. Mm-mm. Basta, parang ang dami pa ring opportunities na ano na available sa'yo kahit na may asawa ka na. Yun yung nakikita ko. About sa love, ha? Oo, kaya lang, you know naman your limitations and nag-hesitate ka talaga. And dapat talaga na mag-hesitate ka. Or magdalawang isip ka or sabi nga, mas maganda kung i-block mo na lang yan kung sino man tong nagpaparamdam sa'yo. Meron kasi talaga ako nafe-feel, hindi ko alam. Okay? So, yan lang po yung mensahe sa'yo, Earth Signs. Maraming salamat sa yung panonood and see you again on my next video. Bye-bye and enjoy the rest of your day.